afternoon ulit, mga ka-espre, no? So, ito, aalis ulit tayo. Papunta ako ng Taguig. Ay, si Papa, oh, yun. Punta ulit ako ng Taguig kasi kukunin ko yung sasakyan ni Mrs. Siniram ko. Dahil itong kotse ko, yan, nakikita nyo, itong Sentra, hindi ko siya magamit pa Manila kasi yung fuel gauge niya, naglolo ko. So, ayun, kaya iramig ko muna yung sasakyan dahil mahirap magbumiyahin ng naglolo kong gasolinahan. Ay, fuel gauge, oh. Ayan, so medyo mainit. Punta muna tayo ng Walter. Walter Mart. Kasi mababait ako ng mga bills, no? Internet! Taba! Dami! Ay, na yun na pala yung SSS lang ni Mrs. Marami yun naman, pahala mo naman. Yung SSS niya, kasi inumpisaan niya na ulit. So, syempre, importante yun, no, yung may SSS ka. Dahil, syempre, yun yung isa rin sa asahan mo pag tanda mo. Hindi mo alam, di ba? So, syempre, kailangan may pension ka. Pagkasulina muna ako eh, nabiblik. Kaapot eh, nairik ako sa ano eh, sa South Woods. Hindi yung papagas eh. Yung nanang ang pera. So mga ka-espre, no? Welcome ulit sa ating yung tinatawag sa ating serye, vlog-vlogan. Kunyaring vlog. Storya. Ay, syempre, mga espre, hindi lang naman yun din. Wait lang, mga espre, nakaabot tayo sa stoplight. Ayan. Syempre, mga espre, no, ang gano'n lang naman natin isa, syempre, i-enjoy natin yung mga bawat ginagawa natin, yung mga pinupuntahan natin sa pang-araw-araw. So, syempre, bumabawi ako kasi yun nga, medyo nabusy ako sa trabaho. Tapos, yung kanina, nakikita niyo yung Sentra sa sasakyan ko. Nung binili ko kasi siya, medyo may konti lang naman na ayusin. Yun. So, medyo tinutuwa ko muna siya. Talagang 200 pesos. Platinum na 200, platinum. 200 po? Oo. Platinum. Platinum 200. Okay. Eh, shoot mo sa butas ba? Yan. Maligo ka ng gasolina. May naligo na ng gasolina dyan. Tumalsik. Ito, ano lang to, pang tricycle. Pasto lang. Siyempre, mas malalakas pa rin yung mga 1,000. Ito, tamang chill ride dyan lang. Ayan. Hindi, ah.
Kung matanda nga daw eh. Ayun mga ka-expert, no? Sabi ni Kuya, pang-six daw yung ano, pang-six daw yung... Hindi na, hindi na. Yung motor natin, no? Pero di nga alam, pang matanda to. Ay, shoutout sa mga gasolina si ano natin, no? Gasolina crew. Saka ito sa gitna ng ECQ, nag-ano sila, no? Nagtatrabaho sila. Nakaka-believe. Kasi ba dyan, di ba? Hindi naman lahat. Yung mga tambay. Hintay na lang sa... Hintay na lang ng biyaya. Di ba? Pag hindi pa nabigay yung gusto nila, reklamo pa sila. Kasi sa walang ayuda o mga ano. Di ba? So sila nagtatrabaho kahit ano, tuloy-tuloy lang. Di ba? No play ba? No play. Inip. Shoutout sa nila, no? Thank you. Thank you. So mga ka-espren, no? Ayan, tuloy na tayo sa biyahe natin. Mapunta ang Walter Mars. So, ayan. Magbabayad lang naman ako ng bills ng bills lang, yan after nito pupunta ako ng ano, pupunta ako ng M. Luillier kasi si mama meron siyang ano eh noon pa nung time na ano naka-phone na alahas dahil syempre medyo mahirap ang buhay talaga. So ngayon medyo kahit pa paano naman napag-ipunipunan, nakakabaho, nakakaraos, no? So mamayaanin natin yung ano doon. Hanap lang tayo ng party. Pwede tayo. Siguro wala talaga. Dito na lang? Oo, dito na lang ako. Malapit-lapit sa katotohanan. So mga ka-espray, no, babalik ako pag tapos na tayo dito. And then pag on the way na tayo ng Taguig. Or pwede rin, nasa Taguig na tayo. No? So, paalam mo na mga ka-espray. What's up mga ka-espray, no? So ito dito na tayo banda sa San Pedro Bayan Bayan Gaming, hindi ako nangamote ayan, medyo traffic, no? Pili ko may checkpoint kasi ayan, pauwi na tayo na Taguig. Espre, grabe pa rin ang init ngayon. Wala talagang talagang ramdam mo yung summer, no? As in, sobrang init. As in. So ito, sakto, awa ng Diyos, wala naman ang traffic, no? Talagang yung stoplight lang yung ano, yung medyo nagpapatraffic. Tapos sa kabila,
balik ng Laguna, no? Ato pala, may checkpoint din, mga ka-espre, no? Ayan. Shoutout sa kanila, mga PNB. Nag-ano sila, nagka-contact sila ng checkpoint. Kasi nga, dahil sa easy view, no? Nasa bubbles kasi tayo. Ano mo, mga ka-espre, ano ba't katawag na, no? Medyo nalilito ako sa tinatawag na bubbles, eh. Sorry ah, wala akong alam sa yung bubbles na yun. Alam ko na kasi PBA yung may bubbles sa NBA. So, pero yung tinatawag na bubbles na ito sa ECB natin, na which is wala lang yung ano eh, wala lang yung Batangas area. So, nandito lang is Cavite. Cavite, Laguna, NCR, ano pa ba, Bulacan, yung mga kasama sa ano, no, sa bubbles daw. So, hopefully, matapos na itong ano, matapos na itong ECQ, kasi ang hirap din talaga gumalaw. So, bagay, wala rin namang may gusto niya, kahit yung mga pulis na nagbabantay, wala rin namang may gusto niya, eh. Sino ba may gusto na magdamag or nasa initang ka, magbabantay ka, mga harang ka, tapos makakabangga ka pa ng mga kumbaga makakasalamuha ka pa ng mga motorista na may initang ulo, no? So sa mga kapwa natin motorista, mga rider, rider or yan, four wheels, no? Iwasan natin yung ano, iwasan natin yung init ng ulo, kasi yung mga yan, hindi rin naman nila talaga gusto na tumambay dyan. Ginagawa lang nila yung kanilang tungkulin, no, yung utas lang sa kanila. Parang tayo lang din naman yan eh. Pag inutusan tayo, ay kumbaga, kung ano yung implement ng pulisya na national na sa atin, ganun din sila. Siyempre, may binapa-implement na sa kanila na kailangan nilang sundin. Tandaan mga espre, no, walang may gusto sa nangyayari sa ating sitwasyon ngayon. No, lahat tayo gusto naman bumalik na sa normal eh. Kasi mga espre, share ko lang, may nakita kasi akong post sa social media, sa Facebook, no, from PNP siya. Actually, police officer siya, PNP personnel. Nakapost kasi doon yung mask niya, may kasamang dugo. So, hindi natin sure kung bakit may kasamang dugo yung face mask niya. Siguro dahil sa ilip, or baka nagkasakit siya dahil nga sa maghalos magdamag na nasa or maghapong nasa kalye, no? So, hindi natin alam kung ano yung pinaka-home. So, yun yung inaano natin, mga ex-friend. Huwag na lang natin silang anuhin. Huwag natin ibuo sa kanila yung kumainit pa yung ulo natin. So, yung init ng ulo natin, isarili na lang natin. Kasi, hindi ano pa naman sila, sumusunod lang din sila. Hindi naman sila yung gumagawa lang ng sarili nilang desisyon para sa atin na bawal tayo sa ganito, bawal ang umasok. Mga ka-spread sa mga wala naman kasi talagang importante na pupuntahan. O, sabihin natin para sa inyo, importante. Pero kung titignan naman, hindi talaga siya importante, no? So, peace-peace lang muna tayo, peace-peace lang. Kasi, hindi nga, wala naman talagang may gusto na ito eh. Lahat tayo gusto na lumabas ng bahay. Lahat tayo gusto talagang bumalik na sa normal ang sitwasyon, no? Siyempre, nakakamiss din nila yung pupunta ka ng mall. Ang sarado ng mall, manasanay ka, alas 10, diba? Pero ngayon, dahil nga sa ganda sitwasyon natin, alas 6 pa lang, sarado na yung mall. Diba? Walang sinihan. Bawal ang mga bata. Actually, mga ka-espre, may anak ako, 1 year old and 4 months
1 year old and 4 months na siya. So nakakaawa yung generation ng mga baby ngayon. Yung mga bata ngayon. Kasi hindi nila ma-explore yung labas. Hindi nila ma-enjoy. No? Hindi nila ma-enjoy yung pinaka sitwasyon yung mga mundo natin ngayon. Kasi bawal na sila sa mall eh. Yung anak ko almost 1 year na siyang nagtitiis. Nung simula nung pwede na siyang lumabas-labas, 1 year na siyang nagtitiis sa ano lang, sa tapat lang ng bahay. Doon lang siya, sa stroller lang. Hindi siya pwedeng pumunta ng mall. Bisa pinapa-experience ko naman sa kanya, sa gagawin ko, sasakay ko lang siya sa kotse namin. Tapos hihilikot ko lang siya sa loob ng subdivision namin or sa municipal namin. No? Para kung paano, may makita naman siyang ano, may makita naman siyang ibang ano, ibang mundo. Ibang lugar, yan. So nakakatuwa, di ba? Kahit sa ganun lang, sana ito. Maranasan din ang ibang bata. So ito yung vlog-vlogan natin ngayon, mga ka-espre, no? Kung saan naman napunta yung topic natin. Kasi speaking of checkpoint nga, napansin ko lang yung checkpoint, no? Tapos naalala ko lang bigla yung ano, naalala ko lang bigla yung post nga sa social media, nabasa ko yun nga yung post ng police officer na may dugo yung face mask niya. So nakakalungkot yung makakita ng ganun. Well, ganun talaga buhay. Talagang kailangan natin magano, mag-face muna. Yeah, MCF. Diyan pinanganak yung ano, diyan pinanganak yung baby ko. Buti na lang, pinanganak siya last year. Medyo ano pa lang yung ano, haka-haka pa lang yung COVID-19 na yan. So wala pa nga pinapatupad na ECQ noon, wala pa talaga. Parang usapin pa lang, nagiging usapin pa lang na may ganong sakit nga, may kumakalat nga ng virus. So hindi nagluha pa si baby Audrey, January 10. Kaya noong time ngayon, napapalita na yung COVID-19, napapalita na siya. Pero hindi pa talaga ganung sineseryoso ng buong mundo ng tao, no? Pero nung by month of February nga, lumala lang yung kaso hanggang dumating yung month of March na pati sa Pilipinas nga raw, meron na. So dumadami rin yung, tumataas din yung kaso ng COVID, no? So yun, nagdeklaro na ng total lockdown ang buong bansa noon. Walang pwedeng lumabas kundi yung mga kailangan lang talaga. Yung mga excuse lang na ano, na mga tao. So yun, naranasan ng baby ko na talaga nasa loob na siya ng bahay. Excited pa kami noon ng asawa ko kasi syempre inisip namin yung ay mapapasyal na namin yung anak namin sa mall, ganoon, tulak-tulak mo sa stroller, di ba? Tapos makakita siya ng mga iba-ibang tao. Nang iba-iba, kumbaga, gusto ko siyang madala rin kasi sa palaruan, di ba? Kahit hindi pa niya ganun ma-appreciate, at least yung bata maka-experience sa ganun. So mga ka-espreno, ako yan, dahil nga speaking of pandemya. Actually, kahit ako na-apektuhan din. Kasi, supposedly, kanya nga, dati akong OFW, no? Siyempre, yung kinibita natin dito sa Pilipinas, hindi naman sapat eh. Hindi naman sapat sa, alam mo yun, kumbaga, paano bang hindi sapat? Sakto lang, yan, sakto lang eh. Hindi, kumbaga, bawal, kumbaga masyad, medyo, control ka na sa ano eh, control ka na sa luho mo. Yan, hindi ka na pwedeng parang magbuhay ano noon, di ba? So, ako nga yun yung plano ko kasi lalo't may baby na ako.
plano ko talaga is mag-abroad. Yan, mag-abroad ulit, umalis ulit. Siyempre, sa abroad, kahit pa paano, din talagang yung kitaan doon, malayong-malayo, mga kaya-spend. Dito sa kinikitang natin, yung sinasendo natin sa Pilipinas. Although hindi lahat, kasi siyempre may mga ex-OFW din tayo na hindi naman talaga pinapalad, no? Kumbaga parang kung kukomputin nyo, mga kaya-spend, parang dito ka lang din nagtatrabaho. May ganong sweldo ha, sa abroad. May ganong senduan. Parang, pag ginawin mo, kasi iba doon na kanila pa yung pagkain, kanila yung tulugan, tapos sumasahod na sila ng ganito. So parang break even lang din, nasa Pilipinas ka lang din. So ako, nagpapasalamat naman ako sa Panginoon na yung unang experience ko sa abroad is nakaano ako, kumbaga, nakachamba ako eh. Libre yung tirahan ko, libre yung pagkain ko, lahat-lahat, wala akong gastos. Kundi yung mga ano ko lang, yung mga hilig ko lang noon. Kaya kagaya ng pizzeria, mga soft drinks, yun lang yung mga, ano natin, no? Yun lang yung mga hilig natin yung time na nasa ano. Kasi hindi naman talaga totally allowed doon ng ano eh, hindi naman totally allowed doon ng alak. Doon sa pinuntahan ko, which is yung UAE, kailangan pati doon. Ang pagbibili ka ng alak ha, maniwala ka ng mga ka-express, mga hindi pa nakakaalam. Kailangan doon may lisensya kayo pag bumili kayo ng alak. Diba? Ganong kahigpit ang bansa na yon. Hindi pwede yung basta-basta lang na bibili kayo ng alak. Yung kagaya dito na, pabili nga po ng isang case ng Red Horse. Yung mga ganon lang, dito pwede yun doon. Bago ka nila pagbentahan. Pwede na akong Pilipino ha, kasi may mga Pilipino din naman doon na salesman ng alak sa mga butik ng alak doon. Okay lang, madali silang kausap. Pero kung mga gaya ng ibang lahi na gaya ng Indiano, yan, lalo yung mga lokal, hahanapan ko talaga ng ano yan, hahanapan ka na lisensya. Dito tayo sa Alabang, medyo malapit-lapit na rin, medyo lang kasi sa bagong bayan, tagig lang naman yung punta natin eh, taga doon sila misis mo. Ang dami pa rin bumabiyahe talaga, nakakamiss naman dito ha sa Alabang na to. Ayan mga kayespre, no? Yan yung mga kaibigan nating rider. Yan yung mga yan, yung mga rider na yan. Nakikita nyo sa video ko, no? Sila yung mga, alam mo yun, namamasada. So, shoutout sa inyo, mga kuya. Kahit alam kong medyo illegal yan, kasi wala kayong linya. Pero, mas para sa akin, mga kaya-spren, ha? Although, hindi naman sa tinatolerate ko yan. Kasi hindi rin naman nila ginusto yan eh. So, hindi rin naman nila ginusto yung mga yan na bumiyahe sila ng parang kolorong sila. Eh, ano pa magagawa natin? Ano bang wala namang linya para sa kanila, di ba? So, wala silang choice kundi mag-ganyan. Alam niyo, Esther, mas gugustuhin ko pa yung makita ng mga ganyan. Kesa yung malalakas ang pangangatawan pero nagagawa pang magnakaw, di ba? Manloko ng tao, di ba? Manggulang, yan. Magpukuha na namang kalokohan na hindi dapat, no? Nagawin mo sa kapwa mo. So, yun nga, kasi sabi ko, kawawa sila. Kasi hindi naman nila ginusto na ano, di ba? Nila ginusto na magkagana ng sitwasyon. Sino bang may niya? Kaya na sabi ko na may magagustong ganda ng sitwasyon. Diba? Kaysa gumawa nga sila ng kalokohan, eh mabiyahin na lang sila. Diba? So nakakaano eh. Bilib pa rin ako sa kanila kahit na
medyo sablay talaga yung sablay talaga yan kasi wala nga sila linya. Dahil paano kung ma-accident sila sa kanila yung tao na yung pasahero nila, di ba? So wala namang insurance yun, wala namang mapapala yung angkas nila, di ba? Pero wala, ganun talaga buhay. Andiyan na rin lang yung motor nila kaysa mabulok dyan sa garahe nila. At least ginagawa nila ng paraan para kumita sila. May pambuhay sila sa mga may pambuhay sila sa kanilang pamilya, di ba? So okay lang yan mga kuya rider, mga kapatid na rider, mga ex-friend na rider, no? Okay lang yan. Ingat-ingat lang, ingat-ingat lang tayo. Kasi hindi naman nga sa lahat ng sitwasyon eh, alam mo yun, may iwasan natin yung huli. Makakaiwas tayo yung huli. Yeah, mga ka-ex-friend. So mga ka-ex-friend, no, medyo ito naman, medyo malapit ko na. Kumbaga dito ko na rin tatapusin yung aking vlog-vlogan. Yung vlog-vlogan, seryo na ako, no? Ayan, kasi medyo malapit na rin ako na tayo. So, pagdating doon, kukunin ko yung sasakyan no wife ko. So, iwan ako muna itong motor ko. Pagsamantala, pero kukunin ko rin siya mamaya madaling araw kasi ibabalik ko rin yung kotse doon. Ayan, dahil yun nga. Iyadid ko lang mamaya yung anger ko na pabalik na lang Canada. Na-mention ko nga kanina, yung kotse ko kasi hindi talaga pwede ibiyahe dahil sira yung gas gauge niya. So mahirap mag-ano eh, yung alam niyo yun, yung tansya-tansya. Baka mamaya, nagpagas ka ako 500. Diba? Sabi natin marami. Pucha, pagpapalik na ako, wala na pala. Diba? Baka mahirap eh, mahirap hindi mamonitor yung ano. Tapos kasi medyo nang ito yata yung trabaho na naman sila. Mga ka-express, salamat ulit sa mga mga ka-express, salamat sa panonood sa mga susuporta at sa sumuporta. Nakakatuwa mga ka-express, no? Yung YouTube channel ko it's subscribers pala. Pero the way na mabano ako, magsalita ako, kala mo, ang dami ko ng viewers, no? Ito na naman yung matalbog. Itong partner service road na to, talaga matalbog to eh. Tuwan nung kalsada, no? So yung mga ka-espen na paano lang ako, please like, subscribe. Yan, yung muna natin. Yung channel natin, no? Sa totoo lang, mga ka-express, sumampa lang ako ng 500 subscribers. Alam niyo yun, makita ko lang na ganun yung subscriber ko. Masaya na ako. Kahit marami na, kahit mga nasa umabot lang na 200 yung subscribers ko, masaya na ako. So, ibig sabihin kasi nun, mga ka-express, kahit hundreds lang yung kahit hundreds lang yung susuporta sa akin, you know, yung magsusubscribe sa akin. So ibig sabihin, kahit paano, may naniniwala sa'yo, diba? May magtitiwala sa'yo na suporta nila. Yan, hindi nila nakamatuwa doon. Ako, hindi naman ako naghahangad na umabot ng sabi natin mga siyempre talagang anuhan yan eh, sortihan yan eh. Kagaya nila Boss Idol Reed. Di ba? Nag-1M talaga siya, no? Talagang umanay yung mga vlogs niya. Talagang marami na subscribe sa kanya. So ako, ako naman, mga ka-express, hindi ko naman talaga inangat na gumabo naman sa gano'n, no? Basta mas may nanonood, may magsusubscribe, bahala kayo. Basta ako, yan, kahit 100,
plus, 200 plus subscriber ko, masaya na ako. Ito na talaga, tatapusin ko yung vlog ko. Maraming salamat sa lahat na susuporta, lahat na magsusubscribe sa akin. Sila, huwag ko kalimutan, please like and share, subscribe. Mga kaya's friend, hanggang sa muli, vlog-vlogan, share nyo natin. So yan, salamat sa pagsama sa mga biyahe ko. May kwenta. Biyahe na vlog-vlogan, may kwento lang, may ma-share lang. Ayan, mga kaya's friend. Salamat mga kaya's friend. Kita-kita tayo. Kung sa mga magsusubscribe sa akin, makakakilala sa akin. Pagdating ng panahon, yan, papagawa na ako ng sticker. Mga ka-espen, tulungan nyo ako makaabot kahit 200 na papagawa ako ng sticker. Pamimigay ako kahit hindi nila kailangan, kahit hindi lang gusto. Ayun lang. So, dito na tayo mga ka-espen, masubukan. Ayan, talaga na mapakaalam na ako. Maraming salamat mga ka-espen. Hanggang sa muli. Wait! Into na ako ito. Oh, go now. Ayan, hindi pa ako makapag-ano. Teka lang, hindi ko pa masara yung ano ko eh. Hindi pa tuloy ako makapag-sara ng camera ko eh. Dami ito eh. So, ito na mga espero, makakapag-sara na tayo. Ayan, sabay talaga. Ito mga espero.